best of three, where of course, mananalo sila ng ating cash prize na hindi ko pa masabi. Okay. So, 30K prize pool. Grabe, wala ba tayo, wala bang parang 1% na mabibigay sa amin? This kid, this kidding. Pero alam mo, meron akong inaabangan din sa Rules of Survival. Madaming mga Pilipino naglalaro nito eh. Yung nagdadala sa inyo dun sa island, LRT. Tapos biglang merong ano, paparating na, Shovel Bird Station. Yun! Shovel. Ayaw mo pa nun? Maganda yun! Maganda yun! Di, hindi sila makakapag-rotate agad kasi medyo... Maganda. Pagka nasakaduhan ka ng pinto, wala nang baligan eh. Saka medyo mabagal lang. Ortigas na yung mababa. Alam mo, mas mabilis pa ang zone ng Rules of Survival sa transpo natin. So, di, pero wag na. Medyo na tayo dyan. Hindi na tayo pupunta sa topic na yan. Anyways, bagong mga players natin ngayon, nakita nyo isa sa mga teams natin, Dirty, Brian, Meriwem, Mr. Boo, at si Pabby. Na, grabe naman, nang galing dito sa, ano yung Ripley Scott's alien eh. Tingnan mo yung nasa likod niya, pinatay niya yung Xenomorph. Si Ghost Rider ata ito. Ghost Rider alien. Oy! Tapa! Dumapa! Naku po, Knights mga kaibigan! Nawalan agad sila na isang tao dito, pero DNA fire. Nandun siya sa may taas. Pwede tayo magkakitaan dito na wala. Ito ang pinaka-problema mga kaibigan. Chicken grenade lang yung meron siya dito. Hinahanap siya. May scope dito. Dirty Brian. Ako po, Dirty. Binato ng chicken grenade. Kamunti ka na mamatay. Asaray. Pero kalaban naman pala nila. Across the compound is DNA. So I think ang meaning lang nun is nasa DNA talaga nila ang paglalaro. Especially in the Rules of Survival. Ayun, ubusan lahi ito mga kaibigan. DNA versus Dirty. Dirty DNA. Kaibigan. Dirty DNA. bakit tumakto to? Pero sila nagkakaroon ng medyo may onting ceasefire. Pero it is what it is, Asuray. Kasi talagang yung Dirty dito sumusugod na panoob. Alam mo ng taga, they like to get down and dirty. Hoy, pero si Mr. Boo, medyo papasok dito. Si Snow mga kaibigan. Ayun, palakong pambansa lahat dito. Ay, nako! Alam mo kung bakit siya natalo? Bakit? Kasi you know nothing. Oo. Jon Snow. Jon Snow. Ewan ko. Bahala na. Pero ayoko na. Ito, Mina. Yung DNA dito tsaka yung Dirty, parang sila lang din yung talo sa ginawa nila. Hindi naman sila nagkaubusan. At the same time, nagkawalaan sila ng isang tao dito. Mm-hmm. Saka yung mga ganitong kasing bagay, yung ubus agad ng HP sa simula, tapos hindi pa fully looted ng mga areas dito. Medyo mahirap yun. Kasi paano pag may susunod na squad na pupunta sa area mo, di ba? Medyo... parang sabihin to, gipit ka sa paghanap ng loot. Pero, for the most part din, kailangan talaga nila makipaglaban nun. Kasi syempre, kung hindi nila kinuntas agad yung squad na yon, eh, baka magkamali sila. Oo. Yun yung pinaka isa sa mga, ano eh, sa mga games na to, kailangan talaga synchronize ka din sa mga teammates mo. Mm-hmm. Kumbaga, kapag ganun yung nangyayari, paminsan, hindi din okay yung nagsosolo kayo. Lalo na at this level of play. Ano? Mo inawakan sa likod. Ano ko dapat, hindi ka dapat magsasolo. Totoo naman talaga. Kaya, kaya nga, inawakan ka ito sa likod, nagpatanda ba? Kasi, nag-agree ako sa iyo ng 100%. Oo. Na kailangan talaga na dapat nga, ano, hindi kayo nagsasolohan. Ang problema doon, hindi nila nakikita yun. Ina-enumerate naman natin sa kanila. So, okay lang. Pero again, 25 teams tayo ngayon kasi kanina, I think nag-start tayo as 24 teams. And again, guys, kailangan nyo tandaan na MeSA don't fool around. Pag na-late kayo, nako po. Sabi ko na kanina, kung sa klase nga, pag 7:01, papaalisin ka ng classroom ni Madam, dito din, si MeSA naman ang Madam natin, papaalisin ka rin. Tandaan nyo, next season ng MeSA, may upuan na yan. Tatandaan yan. Hindi po eh, kulang eh. Oh. MeSA lang, men. Nakatiyo. Oo. Gawa kayo upuan league para sapat niyo sa MeSA. Tingnan niyo sino talaga mas importante. Or alam mo na yung iba, ano 'yun? Yung upuan na may MeSA may armchair. May upuan sa chair. Yung upuan nilagyan mo pa ng ano, armchair. Uy, pero nagkakaroon ng battle 1 dito. Jamer, mga kaibigan, tumba si Jamer dito. Naku po, magbarangay Mineski, tanod ka na lang ata eh. Ayun yung tanod sa Mineski. Oh, teka, si Ter. Oy. Uy, si Ter nag ano? Si Ters. Si Butters. Uh-huh. De, pero jokes lang guys. Ito na, back to the ball game muna tayo. Si Terz on the high ground ngayon. Nakikipagratlatan as his teammates down on the low ground. Actually, medyo ipit ba sila sa gipit? Mukhang hindi naman. As Terz, gamit niya ang high ground advantage. Tumitingin sa ano sa area para lang makita kung may nag-rotate ng mga kalaban. Has to go down low kasi medyo naiipit ang kanyang mga teammates ngayon. Ito na, the bombardment. 3 versus 1. Hatawan na! And they get a knockdown onto King Gra, I think. Okay. Squad wipe. Oh, si Ter dito. Tatlong napatay. Si Jamer dito ay patay, but still.
Mga kaibigan, eh, ang galawan natin dito, eh, talagang sobrang aggressive ng mga teams natin. Wala pa naman tayo nakikita talaga dito na nabawasan na sila ng dalawa. Pakaramdam ko, pinaka-maximum lang ata, one. One death. So, I don't really think that these teams will go conservative kapag kapapasok sila or magpa-passive play na. Let us see, medyo malayo dito yung circle. Well, this is a very odd position for the circle. Kasi usually, nasa gitna lang, di ba yan? Yeah. But right now, lahat na nandito, 18, 29, 7, 9, 15, lahat sila, kailangan nila umangat doon. Yeah. But again, kagaya sinabi kanina sa akin ni James, ROS nga naman, fourth zone ka pa, medyo matatakot dapat sa damage nung I like to call it microwave kasi syempre parang niluluto ka eh. Anyways, nung microwave sa'yo. So, majority ng mga teams dito, especially na walang points ang kills, more on tayo sa placements ngayon, na okay lang sila nasa labas ng zone as long as na meron silang right amount ng heals para syempre hindi sila ma-knock out sa outside ng zone. So, I think na okay lang sa kanila na kahit malayo yung next spot, kahit man nasa dulo pa yon, as long as may vehicle sila, as long as may heal sila, okay lang para sa kanila yon. Oo, tama ka dun, parang aso kayo, pero nagkakaroon tayo ng onti pag-loot dito from the team of TGW, if I'm not mistaken. This is Supernova. And they have a car, they have a vehicle, so wala silang problema kung medyo malayo sila dito sa may circle. But still, ang problema ng mga teams dito is kung paano sila gagalaw papunta dun sa side ng circle. Some of the teams are on the southeast, if I'm not mistaken, nasa southeast sila. Yeah. And usually kasi, yung mga daanan doon are the bridges. So, ibig sabihin, pwede may mag-camp doon at maubos kayo. So, it's going to be a very hard task. If you go to through the water naman, may hirap din yun kasi defenses ka doon eh. Saka, I mean, kung tignan natin yung map ngayon ng gili, ang pwede mo lang namang gamitin sa water is yung gitna ng mapa tapos after nun maghanap ka rin ng kotse eh. Tapos maglalakad ka rin or that, di ba? Unless you take the long way around, di ba? Pero bihira yung gumagawa nun. Yeah, at least for yung last round, wala akong nakita na na gumamit ng motorboat para maka at least makapunto sa next zone. Lahat talaga sila coach, I think it's just because mas versatile lang ang rotation mo. Siyempre, ang mas malupit pa dun, pwede kang sumagasa ng tao na hindi nakikinig sa kanilang earphones. Uh-oh. Kung wala silang razor hammerhead. Oo, di ba? Parang sellout ka dun, ha? But still, etong coach na to, you wouldn't really depend on it on the later parts of the game. Kailangan pa rin maghanap dito ng 30 ng bagong coach mamaya-maya. Medyo mas sturdy kesa dyan. And Mr. Boo and the others here just trying to take time to loot. Parang dun pa, nadaanan na ata ng mga tao to eh. Mukha nga wala na sila makuha eh. Ay, hindi. Okay. There are still a few shells or a few rounds of ammo dyan. Pero, alam mo, tatlo na lang sila dito eh. So, ibig sabihin eh, medyo mas mahirap yung galawan sila. Well, for the side of Knights and the side of Bren, dalawa na lang sila dito, men. Tig-isa sila. Nether Bren team. Oo. Damage. Oy, si Rookie? Si Rookie, medyo nakakaktik ng damage doon. Okay. So, this is the time na ma-expect natin Asurai, na medyo magiging slow pace na yung game natin. Kasi may mga teams na mag-off out dun sa ating labanan. Uy. Medyo umapay dito. Nagkaroon ba tayo ng ating bakbakan yun? Lupit naman ng vault nun. Kita mo yun? Kasi sa totoong buhay, di ko kaya yun. Uy! Ito ko po, Firecracker. Happy New Year. Fate? February na. O, ito na. High Ground, Outcast versus Ace. Oy, papanggay! Oy, tagalan mo na! Uy! Naku po! On the High Ground, Jumpstrong. Medyo gipit sa gipit. Ipit sa gipit, boy got bars, man. Ito, Jomstrong, nasa kitna na lahat, pero may una nang tumumba. Demise dito, gumagapang pataas. Hindi niya alam kung saan pupunta, mga kaibigan. Pero yun, may tumumba na doon sa may gilid. Oh, ito na siya. Aya! Yan na! Oh, yun. Boom! Ay, easy shotgun. Pwede naman kasing aya, di ba? Oh, aya! Aya! Pero, that is still a good amount of damage onto team ni Demise. Si Fate na lang natitira. Na. Oy! Nako, walang katakas-takas. Grabe naman si Aya dito. Grabe. Alam mo yung ito yung natin eh. Yung tinatawag nating shotgun foo. Oh, shotgun foo. Pero yun. Oh, teka lang. Sumagot ng barrel. Sumagot. Si Star dito going in for the revive. Will it be enough time, mga kaibigan? Tumutumba na unti-unti dito si Fate. They need to go for this clutch revive. May gagawin ba dito, mga kaibigan, yung side ni Aya? Tapos tingnan mo, si Star sa sobrang tagal na rotation niya. Ang tandaan niya eh. May balbas pa siya. Di na pinilit ni Aya dun, men. Other squad naman tayo ngayon. Supernova, TGW, kalaban ang Royals. Naku, si Jumburats! Si Crush!
Sir Royal, yung Burats mga kaibigan. Ako po, nag-iisa siya dito. Kailangan natin sabihin yung pangalan niya. Four? Part ng trabaho natin so. Ito na naman ang sasabi natin, 4 versus 1 scenario. Okay, okay. Okay, tingnan natin dito. Jumburats, mga kaibigan, being very sneaky. Let us see. Kasi Jumburats, we need his vision if okay lang yun. There we go! Ayun, 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 Jumburats. Opposite side. Sumisigaw dito yung TGW. Napapaligiran ka na namin. Huwag kang kakalaw ng masama. Huwag kang... Jumburats. Jumburats. Tignan natin to. Tignan muna natin to. Wala siya masyadong loot ngayon. Naku, napakahirap. Nakikita nyo. TGW. Jumping spider lang. Ako, napakalapit na. Onting. Sino may mga TGW, mga kangaroo. Talo ng talo, no? Tamang trip lang sila dito, Asray. Natatakot talaga ako sa mga players ng ROS pag sa cellphone nila. Feel ko may tad-tad na yung isang part ng screen nila. Eh. Pero anyways, going off topic na yon. Jumburats. Nako, nakikita nyo, na secret art of ano of hide and seek. Mm. Nakatago siya ngayon, nag-prone na siya. Oh, di ba? Siya daw na hype doon. Pero mukhang Jumburats lives to fight for another day. So mukhang okay naman siya. So he looks like teka, wag ka gagalaw. Tatandaan mo, meron tayong tinatawag na lason dito. Kapag ka nag-isa-isa sila ng punta dyan, pwede pa sila lasonin ni Jumburats dito. Tama, tama. Anyways, try natin tumingin muna sa iba kasi mukhang okay naman si Jumburats for now. Playing smartly against his opponents. Back to TGW. Helios and friends. Actually, ito ba yung TGW kanina? Ah, yes, ito nga. Mukhang may kinalaban sila kanina ng squad, pero they still come out on top with 4 members para sa kanila mga kaibigan. As paliit na ng paliit ang circle, pero again, sasabi nga natin, zone 4 pa ang hinihintay nila bago sila mag-rotate into the safe zone. Mm-hmm. Pero ito, second safe zone pa lang tayo, di ba? I-focus fire daw. Saan yung focus fire dito? No. Ayun, ayun, focus fire, focus fire. Ayan, tingnan natin yung focus fire dito. Dalawa na lang sila, si Axel saka si Starboy. Kala ko Starby eh. Tignan mo naman yung mga pangalan nila, kala mo talaga ginawang graphics sa bling. Hindi. Okay. Alam mo yung mga ganyan, samurai, ano yan, samurai font yan. Samurai font ba yan? Oo. Hindi nakakatawa, hindi nakakatawa dito sa ROS. Kasi kapag kaunyari yung mga pangalan nila, tinan mo si Barador Omega Sai. Mga ganun. Alam mo kasi, yung mga bata ngayon, swerte sila kasi ang dami nilang ano, ang dami nilang tactics gamit yung mga special characters eh. Sa atin dati, kailangan natin maging creative eh. Yung mga ano natin, letters, di ba? Ayun, si Tinidor, si Tirador, si Barador, tsaka si Kuntador. Kailan yung, pakiramdam ko, yung ano yan, yung Pipman yan, tsaka Sixman yan, si Pundador, tsaka si Emperador. May wala-wala bang Borador? Wala. Si Birador. Ayun, si Birador. Si Emperador, tsaka si Pundador, hindi naglalaro ngayon, nasa likod nila. Pre, kahin yan. Support kami sa'yo. Support kami sa'yo. Ang galing ng Pilipino ay wagay-wagay. Hey! Let's go! Yung commercial. Nikokomating. Sorry guys, masyado na kami nag-enjoy ngayon. Pero, anyways, nakikita nyo, 20 over 25 ang squads natin. We still need 10 more, pero look at this! Mac Pro, hindi siya naka-spider senses tingling. Hindi niya na, ano, hindi niya naramdaman. And anong nangyari sa kanila? Mr. Stark, I don't feel so good. Kala niya, save niya sa bubong. Hindi niya nakita, may mas mataas na bubong sa kanya. Siyempre, ang tatawag natin na, ano yun, pagalingan ng bubong. Pagalingan ng bubong. Ayan o, ito lang yung pumatay talaga, si Mirakel lang. Pero Supernova, TGW looking very great, very solid right now. Ang dami na napatay kanina, pero hindi pa sila dito nababawasan ng isa. That translates into a lot of loot and freedom sa kanilang mga attachments dito. Si Helios nag-chop ng ano? Ng kahoy? Please ka lang. Ganyan TGW, kanina pa sa nakikita, mukhang sila ngayon ang hot team natin, at least for now. Ilan na ang kills pala ng TGW? TGW nasa 7, 8? 7 kills already. Oh, may isa sa kanila naka 4 kills. Again guys, hindi natin tinitingnan ngayon ng kills. Mamaya pa yan sa ating best of 3 for the finals. Pero, nakikita yung sasabi ko kanina nga naman na again, kahit man sabihin natin na more on placements kayo, there are teams talaga na sobrang confident nila na gusto nila makipagbakbakan agad. Mm-hmm. And they are that strong na kaya nilang mag-come out on top na alam mo na sila yung nakakuha ng kills, hindi sila na knockout. And because of this lang naman, syempre, mas madami sila nakukuha na good loots sa mga kalaban. Yun talaga, parang Asuray. Kasi kumbaga dito, yung mga teams natin, medyo, hindi ko alam, nag-fold out na yung iba eh. Yun talaga yung pinaka-problema dito. Like, for that instance,
kung kumpleto pa sila doon, that could be like a kill or trying to take down yung mga tao na nandun sa loob ng kotse, but some are just opting out kasi kulang na talaga sila dito. And this is where the war of attrition happens sa ating laro. Nakakalaban na Dirty. Buhay pa ang Team Dirty. Nakita sa sarili kanina nagka problema na onte against dun sa DNA. Pero now, going against Alviner and the Beast Squad. Alviner, kitang-kita siya dito. Oh, nice okay, shots para kay Brian. Okay. Taps. So right now, Dirty Mr. Boo is down, but they are gonna go for that revive. Sabihin natin revive. Easy kills, easy jumps. You know what it is. AOA Fate, on the other hand, just staying there. AOA Star, nandito din sila sa may gilid. Pero, no, team number 20, okay. Ayaw na nila dito. They're just trying to find yung medkits. At eto na, the War of Attrition. Actually, I meron think... Meron tayong away dito, mga yung, kaibigan. Yung squad 20 natin, dalawa na lang sila natitira. Isa nasa outside ng zone, isa nasa inside. So, strat nila ngayon, obviously, yung nasa outside, hanap lang ng heals. Pero, tingin mo natin yan kasi si Axel O or Axel D. 10-6 cents, mga kaibigan, dito. Lumalaban si Sync. But there oh! is! Naku po! Tinadyangan, mga kaibigan. Oy, naku po, tumba dito. Ang Team Focus Fire, 6 cents dito. Getting the most yeah. out of that exchange. Expert baits para sa kanila. Nakita mo, may isa nagtago sa kaliwa. May isa nagtago sa kanan. Ang tatapos ng laban ang nasa taas. Oo, tatanda. Ayun yung tinatawag na triangle offense. Mayroon isa sa gilid, mayroon isa sa taas, tapos mayroon isa sa kabilang gilid. Tama. Anda. Pero anyways, expert plays para sa 6 cents ngayon. Yan na. Sabi ng dami na sa amin tao, pakita nyo na may 6 cents sa amin. Oh, yan ito, 6 cents. Sige silang kayo. Ito na, 6 cents para sa inyo. Pero team number 29, wala silang pakialam sa mundo. Tamang loot lang talaga sila dun sa safe store. Tatandaan mo, kaya naman sila nandiyan nagtatago. Kasi nga, safe. Oo nga naman. Di ba? Ito talaga, batters. Oh, bakit ka magtatago sa isang lugar na may pangalan na Danger? Danger Store. Oo. Mm-hmm. Ganun talaga. Dito, pero safe to eh. Sabi ng mapa. Dito daw tayo. Daba. Easy lang. Oop. Siyempre, ito yung safe. Ito yung next safe eh. Pero, Scummer. Oh, no. Ano pangalan nila? Pinoys. Ano, tatlo lang sila. Mga teammates niya pala to. Never tatlo mind. Tatlo lang sila. Oh, hindi. Ay, teammates ata to. Naku po, sneaky. Sneaky, scammer dito. Naku po, nakalimutan niya tignan yung counter. Tatandaan mo pag pumasok ka sa isang store. Tignan mo muna yung counter kung may tao. Kasi mahirap, baka mamaya wala din magbibenta sa'yo. Eh, dumiretso doon sa backdoor. Nakita siya ng guard. Oy, anong ginagawa mo? Pak! Tumba! Naku, butters. Kung pwede lang bayaran ng imagination mo. Oo, oh, ganun talaga. Alam mo, pagka binayaran yung imagination ko, yaki sila Asian eh. Ons. Ah, wala na. Tumba na to. But right now, we actually have 15 teams. This is fairly high para sa stage ng game natin. Parang nga sakay. Yeah, still pretty good. 5 more teams na lang bago natin malaman kung sino man ang pupunta from round 2 sa ating Grand Finals, mga kaibigan. And medyo nagiging manghang na, spicy na ang mga situation natin as palit na palit ng circle. Mm-hmm. Siyempre, ito na tayo. Dito na yung mga natin tawag ng Action Jackson. Ipit sa gipit. Oh, pero... Uy, naku po, nagkakabombahan na dito. Ito na yung part, mga kaibigan, ng ROS na talagang bombahan, kumbombahan na dito. Si... Well, ano na yung pronounce yung pangalan? XT Home? Ano, saan? Hindi yung kanina, yung may hawak ng ano... X94 yung dos yung parang umaapoy na dos por dos. Ano yon? Monkey King ano yon? Pamalo ni Monkey King yon ni San Wukong. Ni Goku. Hindi meron talaga kasi ano, hindi sa loob ng. Uy, pero ito. Naku po, yung mistake. Ay, hala. Easy damage. Labas lang granada, isa na lang dun sa ano, opening pero nagkamali siya. Naging greedy, nag-go to the low ground, walang ka-cover. And syempre, easy kills na lang yung para sa kanya. Nakita natin ngayon si yung susunod na sanity, si X-Win Sanity. X-Win Sanity dito. Trying to go for it. Pero tinamaan silang dalawa dito. And that will be it for X-Win Sanity's team. Bomba lang. Kuya Asaray, bomba lang. Kaya, this is why you don't ever forget the bomb place. Yan ang pinaka, is mga pinaka malakas na items na pwede mong gamitin sa Battle Royale.
ano yan eh, positional control yan sa kung saan kayo naglalabanan. Yeah. Kaya sabihin ng mga tao saan, alam na namin yun. Pero malay mo sa mga ibang tao na hindi nire-respeto ang kapangyarihan ng Granada. Oo, kasi mayroon mga ganun talaga, Kuya Asuray, di ba? Sa mga Battle Royale games, once na gusto mo mag-purge out ng mga tao dun sa isang spot, you just throw it out. And you exactly. can see them going in and out of that place talaga. Oh. So, alam mo yun, it's a good tactical, you can get a tactical advantage out of it. Alright, still checking out. Nakita ko sa natin sa mapa kanina. Team 20 still alive. Sino pala ang Team 20 natin po? Madam Observer. Okay, okay. Tingnan natin. Team number 20. It is Team AOA. Demise, or sorry, si Fate, saka si Star ang buhay pa dito. Nakita natin nga naman. Nasa outside lang siya. Healing up lang muna. And ito lang ang strats nila. The 1-1 split. And pretty smart strat actually. Ang stat nga lang na to, more on sa passive plays rather than aggressive, and kailangan mo talaga maging super mega ninja para hindi ka mahuli ng kalaban mo. Easy ka lang. Kasi napakadali mo. napakadali mo ma-wipe dito, syempre. 1v4 yan eh. Pero nakita mo si Fate ngayon, borderline lang siya ng outside ng circle naglalaro, trying to make sure na walang manggagaling sa likod niya. Ayaw niya maipit sa gipit or maipit sa gitna ng dalawang teams ngayon or squads at least. Mm. Ito, Kuya Aso, kaya yung position ng Heroic dito ay medyo tactical. They can actually block off people na papasok dito. Oo. Sa may safe zone natin. So, you can expect a lot of deaths on that spot kung hindi talaga sila mapipigilan. Yung tawag sa ganyan kasi, especially sa Battle Royale, sa salitaan ng English, defilade. Defilade. Oo, it just means lang yung parang meron kang low ground na pwedeng gamitin na ginagamit mo yung cover nung anong tawag dito? Yung lupa. Para yung ano cover mo talaga. So, ginagamit mo yun para makapag-peak up, makapag-peak over tapos bang-bang ka lang din. And yung defilades na yan, usually, iba yan. Iba yan. Defilades na usually, pero mamaya natin pag-usapan yan, Kuya Asuray, dito. And the lead! Look at that track, mga kaibigan, coming out dito from Ace Koji. O, si Barador! Si Barador! Si Barador, mga kaibigan! Ako po, naka-invisible track! Uy! Naku! Tumba ba? Tumba? Ace Koji, taga tumba, ano? Tumba. Si Ace Koji, tagasira ng kotse. Oo. Oh, ang dami yung tinumba sa kotse nun, men. Pero eto na, nandito na tayo sa labanan. 10 teams na lang tayo. And what will happen, the circle goes smaller and smaller and smaller. And boom! Tumba. Ubos. They can't get out of that. Yung ghost dito si Mamaw, men. Mamaw talaga siya. Ito na, may dala ng fried chicken si Mamaw. Chicken snack sa backpack niya. But, going back to the ball game. Dirty Mr. Boo! Wala na siyang HP nun. Not sure kung meron siya pang heal para sa sarili niya, pero may nakakita ng 1 pixel sa gilid niya. Yung talagang gusto ko sa ROS eh. Yung mga trees nila dito, hindi sobrang laki na parang ang laki ng coverage nila para sa defense. Talagang kailangan mo talagang gumalaw depende sa kalaban mo. Isang onting iglip lang, alam mo na, na matidedo ka. Tamang silip lang. May mga nakasakin akong mga players dito eh. Some of them are very familiar para sa akin. Oy, pero ito. Yung Lions actually having one more player on their side. That is Jam-Jam. Jam-Jam dito. Anong gagawin mo? He's just healing up. Ito na ang tinatawag natin the rules of survivor, mga kaibigan. Ang 'di ba may rules of survival? Yung barilan. Ang rules of survivor, nandun ka lang sa may labas, mag-heal ka lang. Buong magdamag yun. Tapos hayaan mo yung team na apat tsaka tatlo na maglaban-laban. Ikaw, survivor ka lang doon sa may gilid. Laban na. Hop. Alam niya ba? Oh, alam niya. Mr. Box! Oh, tagalan mo na. 3, 2, 1. Oh! 3 points! May kasama pang foul! Hop! Tignan natin. Meron dito sa may likod pero naku, tinumba. Extra to. Medyo nagkaka-converge na lahat ng mga teams natin ngayon. Brian from Team Dirty. Going against the other side. Hindi pa siya trespotan dito. Full HP pa siya. Trying to roam around. Goes out with the scope, mga kaibigan. Tumitingin muna ngayon. Tempo lang. Kita isa. Rat ba dito? Next swap naman is Mr. Boo near the action. Right outside dito sa ating Ace Koji. Sa ating Go Wonder Shack. Ito na. Nakalabas na kanyang panghataw. Pero, very, very low HP. Pixel na lang. Isang ubo na lang at knockout na siya. Insta-heal muna. Careful na lang sa pag-itcha ng granada dito. Outside. Kamuntikan. Takot siya na onte. Oh, hindi pa. Hindi pa full HP. Pasok! Okay. Oh! Kamuntikan mga kaibigan. Pero nakapag-heal siya just in time. Just in time. Hindi pa ayos ang kanyang loot. Nakita mo, sobrang pressure niya para maghanap muna ngayon extra.
very defensive para sa sarili niya. Ito na si Star. I think the AOA kanina na nasa labas ng area. I think Fate was the other one na nasa loob ng zone. Pero si Star ngayon nag-scramble na para makaabot sa pinakadulo ng zone natin. And we are down to 6 teams. And this is it. Ito na yung suntukan, mga kaibigan. Kung titignan natin dito, not all the teams are joining the fight. Yung iba na doon sa labas. I do think na tatlo, apat na team lang yung meron tayo dito na lumalaban talaga for supremacy nung pinakagitna and the chance to actually get the first place sa ating round. Mag-isa na lang ba to? Ay, hindi. Tatlo pa sila for Team Ghost. Jape, Mamaw, and Rovik. Usually sa mga ganito, kapag nakikita ko, kapag madami kayo, uy, pero ang pangit ng kinapitan ng Ghost dito, mga kaibigan. Ang baba nung bato. Medyo baba yung bato. Pipili ka na ng baba nung bato na pinili mo. And to be honest then, I think low ground yung position dun ni Jake. Yeah. So talagang kahit man may coverage on onti dun, medyo kita siya sa buong, sa parang sa 360 niya. In any case, dirty mo kung tama ang position nila, Brian. Feeling pretty good. 6 kills para sa Mamaw, sa Stronglord natin ngayon. Looking for the offensive, kita siya dito. Jumping Drifter, Spire Drifter. Tactics, teka lang muna. Dayfriend or Dafriend. Well, you're not my friend anymore. Si Drifter ba yan o si Dafriend? Oh, yun! Oh, boom! Amunti ka ng pangkaan, mga kaibigan. I see you. Isa, dalawa. Talon-talon muna. Isa pa dito para kay Brian. Brian! Oh my goodness, Brian with the clutch. That was a 2v1 situation, paring Azuray, ha? Hindi siya tinitignan ng kalaban niya. Oh, sabi nito, ikaw na bahala dun, men. Ako bahala dito. We are down to 2 teams. It's Heroic versus Dirty. And Heroic, mga kaibigan, will Dirty actually get the win. Will get the win, Heroic. Ano nangyari sa kanila doon? Nagkaubusan. And Dirty Brian, we have to look out for this guy. 8 kills. Mr. Boo as well, 8 kills. So all in all, 19 kills. Plus, yung first place, ang daming points na pupunta sa side nila to, parang Asuray. Again, no points for the kills for now. Oh, wala pa ba? Oo, sana pa yan sa finals pa yung best of 3. Ang pinaglalaban na natin dito is yung best of, yung pinakauna maka-10.